At ang isyu na yan sa West Philippine Sea ay isa lang sa mga hamong hinaharap ng ating mga sundalo. Kaya pangako ng Pangulo, modernisasyon ng sandatahang lakas, lalo ngayong ika-87 anibersaryo ng AFP. Nakatutok si Maris Umali. Buong pwersang mga kinatawa ng iba't ibang unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagsalubong sa kanilang Commander-in-Chief sa pagdiriwang ng kanilang ika-87 anibersaryo. Sa kaniyang talumpati, binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabayanihan ng mga miyembro ng sandatahang lakas. Our armed forces have never failed us. The pandemic may have upended lives and livelihoods, but you have remained steadfast, not just in the fulfillment of duty, but also in assisting the government in fighting this insidious, unseen war. Hindi rin daw matatawaran ang kanilang paglaban sa communist terrorist groups at lawless elements at pagtulong sa oras ng mga kalamidad. Wala raw kinikilalang hangganan ang mga bagong hamon sa seguridad. Kaya binigyan papuri rin ng Pangulo ang patuloy na kooperasyon ng sandatahang lakas sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa para matugunan ang mga mutual security concerns na ito. Kapalit nito ang pangako ng Pangulo na patuloy na pagtutuunan ng pansin ang modernisasyon ng AFP. The armed forces needs to have in its arsenal the capabilities to effectively combat threats and to secure the country. My marching guidance has always remained constant. We commit to the cause of peace. The security and stability of the country remains the priority. Hindi lingid sa aking kaalaman ang sakripisyo ng ating hukbo at ang panganib na kanilang hinaharap sa tawag ng tungkulin. Kaya naman, bukod sa kagamitan, patuloy natin susuportahan ang kanilang pangangailangan. Sa selebrasyon, ipinamalas ang iba't ibang air at military assets ng sandatahang lakas. Ipinagmalaki naman ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro ang nagawa nila sa paglaban sa communist terrorist groups at maging sa mga pilit na yumuyurak anya sa ating soberanya. As much as we put premium on guarding our people and territory against threats from within, our external security operations ensure that our country and people are safe from pressure and aggression from outside. We know that this is the cornerstone of sovereignty. Ginawaran din ang parangal ang mga natatanging sundalo at sibilyang nagpakita ng husay sa kanilang larangan, pati ng mga sundalong nasawi sa kanilang tungkulin. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.